Ayan mga kaibigan, magandang araw po. Si Doc Chris ito na Easy Breaks Garage. At pag-usapan natin itong magandang naitanong sa atin. Kasi gumawa daw tayo ng video tungkol sa mga lumang sasakyan at bago. Actually, ano rin ako dyan eh. Medyo interesado ako sa topic na yan. Kasi nandito ako sa stage na parang gusto kong bumili ng bago na sasakyan. Yun yung pick up naman. Kasi ilang buwan na ako naghahanap ng pickup. Everyday tambay talaga ako sa mga groups, sa marketplace. Kaya lang, alam nyo naman, pag pickup ang hinahanap, ang hirap pumahanap ng sariwa. Kasi nga, ang pickup, alam nyo naman, ginagamit yan bilang kargahan, pang negosyo, di ba? Wala namang bumibili ng pickup, bihirang-bihira yung bumibili ng pickup, tapos pang poporma lang, pang papamilya, pamasok sa school or sa work, bihira. Puro mga ginagamit talaga sa negosyo, kargahan, kaya pick up binibili. So kakahanap ko, may mga miluntahan na rin ako, kaya lang sa picture ang ganda, sa personal grabe, talagang malayo ka pa, umaatras ka na eh. So doble ingat tayo dyan, ang gagaling. Siyempre pag sa picture, sa mga internet, yung pinakamagagandang angulo yung pipicturan yan, yung walang bangga, yung parehas ang shade ng kulay. Pagdating mo doon, bawat pinto, magkakaiba ng shade yung kulay. Kaya ko, grabe naman, sir. Di mo naman sinabi na ganito pala, may history pala to ng bangga. Ang kapal na nung isang pinto, silver yung harap, gray na yung likuran. So, ang hirap kasi nga, pick up yan eh. No, pang negosyo, para din yung mga van. Dinesign talaga yan, pang hanap buhay, kargahan. Kasi kung mag-isa ka lang sasakay, ba't naman van bibilin mo, di ba? Parang bihirang-bihira naman yung ganun. Yun ang dahilan kung bakit ang mga pick-up na second hand, lalo yung mga luma, yung mga paborito kong mga pick-up, yung mga 90s, ang hirap humanap ng sariwa kasi nagamit na lahat, kargahan ng tubig, ang ganda ng bed, ang ganda ng pintura. Pag sinilip mo yung chassis, talagang bulok na yung pinaka-chassis niya kasi hindi na maitago yung kalawang. Mga pang-ilalim, bugbog na, mga nakakawad na lang, yung mga natignan ko, grabe. Kahit mga 2010 model, pataas yung mga iba kong tinitignan, ganun din eh. Talagang nabugbog na sa negosyo yung interior, hindi mo na ma-expect na magaganda, punit-punit, may mga ano na. So, kaya ngayon, nandito ako sa point ng buhay ko na parang gusto kong bumili ng bago na pick-up na lang kaysa mag-second hand. At kargahan din, alam mo na, sa business din. Kasi hindi naman ako fan ng brand new eh. Nag-try lang ako mag-brand new sa motor before. Tapos na-realize ko kasi noon, sabi ko, after 3 months, yung unang dalawang buwan, aba, tinututbrush ko pa yung makina ng motor ko. Kasi nga, talagang brand new eh. Alam mo yun, walang gas-gas, sobrang sariwa. After mga 3 buwan, sabi ko, parang nakakapagod na yata mag-tutbrush ng motor. Kaya sabi ko, tigilan ko na nga ito, pakarwash ko lang. Tapos yun, hanggang sa lumaon na, parang normal na motor lang din. Yung nararating ng mga ni-restore ko ng motor, nararating din naman niya. Parehas lang. But, sa bagay, sa motor naman kasi ang daling mag-restore, no? Sa kotse kasi ang daming piyesa kailangan i-consider. So, kanya-kanya kasi ng dahilan yan eh. Iba-iba tayo ng prinsipyo. Yung iba, kaya bumibili ng brand new, gusto yung hindi tumitirik, ayaw nila nung nasisiraan sa kalsada. Yung iba naman, kaya naman ayaw ng brand new kasi may huhulugan buwan-buwan, baka biglang mawala ng trabaho. Alam mo yung kagaya nung nagka-pandemic, 'di ba? Ang daming nagsoli ng mga brand new kasi nga wala nang pang monthly. So hindi naman natin inaasahan lahat yung pandemic. Kaya 'yun, kanya-kanyang dahilan. Ako naman, puro segunda mano lang ito, tong Starex. Ayun nga pala, share ko sa inyo. Pina-polstery ko tong Starex ko. 'Di ba? Ganda oh. Dati siyang color gray. Pinagawa ko siyang parang cream. Para medyo bright yung loob, medyo maliwanag. Kasi yung gray, ganito kasi yung kulay niya eh. Parang kung malungkot. Eh nakita ko yung Altera ko, maganda kasi parang beige yung interior. Ay ko okay ah, parang malinis tignan. Eh meron naman tayong degreaser, panlinis ng mga leather. Saglit lang yan, isang punas lang yan. So, sabi ko, pa-cream natin. Eh di ayos oh, di ba? Nagmukha siyang bago. So sabi ko, kahit luma, meron pa rin naman nabibili ng mga parang brand new kondisyon, yung wala sakit ng ulo, kagaya ni Altera. Ang tanging issue lang noon ay yung side mirror. Kasi yung side mirror noon, yung tumutupi pag pinindot mo yung switch. Yung isa lang, yung sa may passenger side,
hindi na tumutupi. Yun lang. Yun lang ang issue. Konting gasgas, okay lang. Yung brand nyo, nagagasgas din naman yun eh. Diba? After ilang buwan, makikita mo, nagasgas na, wala kang kalaban-laban. Diba? Alam mo yun? Kaya, hindi rin ako masyadong fan ng brand nyo. Tapos ayoko rin yung may hinuhulugan. Gusto ko laging wala nang isipin. Yung pagbayad ko, wala na. Tapos na. Ano't ano man ang mangyari, wala na akong intindihin buwan-buwan. So, yun nga, dahil lang sa pagbili ng pickup, kaya lang ako napapaisip na bumili ng brand new. Di ko rin alam. Ilang buwan na kasi ako naghahanap ng pickup eh. Ito, tong Starex. Naging pinakamagastos ko lang dito na sira yung pinakamahal ah. Battery lang. Kano lang yun? 3SM na battery. Wala pang 5,000 yung bili ko. Tapos, tensioner bearing. Parang pumalo lang ako ng 1-2 doon kasama labor. Kasi pre-press yun eh. Ano pa bang pinaltang ko rito? Wala, PMS lang. Fluids, palit. Change oil, coolant, palit. Radiator fan, yung relay. Nagloko lang yun sa may condenser fan. Natunaw yung relay, yun lang. Aircon, napakalamig. Tinan mo naman, tanghaling tapat ngayon. 11:22. Pero naka-jacket pa kasi nga malamig yung aircon eh, kahit number 1 lang oh. Ano, naka number 1 lang ako. Ang lamig pati yung sa secondary, ang lamig din. Kaya lab na lab ko to si Starex eh. Sa ngayon, ito yung kinakargahan ko ng mga products ko, yung mga bote na walang laman. Magagaan lang naman 'yon, medyo matambok lang. Bulky lang kaya ano eh. Kailangan ko ng malaking kargahan. Mga box, wala naman laman 'yon. Magagaan lang, matatambok lang talaga. So eto, tinutupi ko yung upuan, nakita nyo na sa video, ayun yung likod nakatupi, parang pick up siya. Eto, si Starex, lagi ko itong chine-change oil kahit na hindi pa due. Basta may nagpadala sa atin ng oil, pinapaltan ko ng pinapaltan kasi malaking tulong to si Starex. Sabi ko nga, baka na ibenta ko na lahat ng sasakyan ko, eto Starex na iiwan pa rin. Kasi napakalaki ng pakinabang, automatic transmission to. Yung fuel consumption, sakto lang eh. Ano siya? Pinakamatipid na nakuha ko sa kanya, 12 km per liter. 12 point something. Simula Bulacan, pabalik ng Calamba, finultang ko yon. Pagdating ng Calamba, finultang ko ulit. Pumatak ako ng mga 12.4 yata, 12.3. Automatic transmission yon. Dire-diretso lang naman. Konting traffic lang sa Manila. Pero 12. Tapos punong-puno kami. Buong pamilya, lahat na upuan, occupied, pati mga gamit nasa likod. Sabi ko, pwede na yon ha. Automatic, ang lamig ng aircon. Ang sarap ng suspension nito, Starex na to. So makakapahinga to pag nakabili tayong pickup. Sana kumasya pa sa garahe natin, no? Yan nga, hanap-hanap muna tayo ng pickup, mga kaibigan. Ang hirap kasi pag luma, puro mga nabugbog na sa negosyo eh. Wala na akong time mag-restore ngayon, hindi kagaya dati. May pagkakataon pa ako maghintay sa latero, sa pintor, tapos bibili ka pa ng mga goma sa pinto kasi syempre napipina. Masarap mag-restore kasi nga kung may pagkakataon nga yung mga lumang pickup na 2-door, kung meron pa nga akong mabibili, yun ang kukunin ko eh. Kasi low maintenance, wala nang sensor. Pero kasi nag-iiba yung ikot ng mundo eh. Ngayon ang hinahanap mo na yung reliable, yung komportable ka, syempre nag-iiba na yung mga suspension dati tsaka ngayon. Mas masarap na sakyan yung mga bagong pickup. Tapos yung aircon, alam mo yun, para pag sinakay mo naman yung pamilya mo, eh, komportable naman. Tsaka si daddy, papagamit ko rin yung sa kanya. Hindi na pwede yung mga kagaya ng mga pickup ko dati na mabibigat ang manibela. Hanggat maaari, komportable pag papagamit mo kay AirPods. Syempre, senior na yun eh. Lab na lab ko pa naman yun. Anyway, so susubukan ko pa rin magharap ng sariwang pickup. Pag hindi, magbabago tayo. At share ko sa inyo kung ano yung kinuha kong model. Ang hinahanap ko lang naman sa pickup, simple lang eh. Matipid, malamig ang aircon, yung comfort ng suspension. Kasi nakasakay ako sa isang pickup, napakatagtag. Pag walang sakay yung likod, grabe ang tagtag. Sumakit yung leeg ko eh, papuntang Baguio. Talagang ano,
nagka-stiff neck ako habang natutulog ako, para akong binabalibag doon sa likod, para akong binugbog eh. Ang tagtag niya. So, hanapin natin yung pickup na pinaka-comfortable yung suspension. Tingnan natin kung sino ang okay na pickup ngayong 2021. So, yun lang mga kaibigan. Pasok na ako dito sa The Barn sa SLEX. Yan. Ibibilin lang ako saglit. Minum lang ako soft drinks dito at may nag-message kasi sa atin tungkol sa brand new tsaka second hand. So, yun lang ang risk. Pag brand new, may monthly. Tapos, bukod pa yung PMS doon, dapat sa kanila mo papa-PMS, kung hindi, mawawala warranty mo. Diba? So, hindi lang yung monthly ang babayaran mo doon, yung PMS, yung interest, syempre. Tapos, kung ano-ano pa. Pero, iba pa rin yun, syempre. Iba yung feeling ng brand new. Lalo kung pang negosyo yung klase na hinahanap mo. Kasi, kung ang hinahanap mo ay yung pang mga personal lang, mga sedan, yan, makakaharap ka ng mga sariwa. SUV. Pero pag pang negosyo hinahanap mo, asahan mo. Ang hirap humanap ng sariwa. Kasi nga, pang negosyo, kargahan. So, yun lang. Sharing is caring. Kita-kita tayo sa susunod na video. Thank you. Bye-bye.